Yan, Egrotstone Kingdom na naman kami. Hindi pala na naman. First time namin dito, kaso lang, napakaraming tao kasi medyo tanghali na kami kasi inuna muna namin yung ibang tourist destination. Ano ba yung tourist destination? Tourist attraction. Yun na yun. So ito ngayon, nandito naman kami sa Egrotstone Kingdom. Yan. Ito yung bagong attraction ngayon ng Baguio. Kaso lang ang daming tao. Kailangan pag pumunta ka dito, medyo maagahan kasi pag mga bandang tanghali na, maano na siya, mas sobrang maraming tao na. Kaya kailangan maaga kang pumunta. May entrance din siya, nakalimutan ko lang kung magkano, 100 ata ang isa. Or 60 or something. Maganda siya kasi talagang parang detalyado talagang pagkakagawa nila ng parang meron ding rice terraces na pag nandun ka sa taas makikita mo parang merong rice terraces. Ayan yung kalabaw, puting kalabaw, kasi maswerte daw yan sa Egrot eh. Ang puting kalabaw. Yan yung inaano nila dyan, pinagkakaguluhan nila. Eh, hindi na rin ako nakikipagsiksikan kasi ang daming tao. Ayan, umakyat. Umakyat na lang kami. Yun. Para mas masaya. Ayan, akyat lang. Puro akyatan ito. Pero maganda siya. Kailangan mapuntahan nyo rin kasi talagang ginawa nila ng effort para magkaroon ng tourist attraction. Ayan, dito kami ngayon sa Egrotstone. Choo-choo-choo-choo. Egrotstone, choo-choo-choo-choo ba na eh? Iikot ko kayo, ayan. Ayan, makikita niyo yung detailed na parang may rice terraces. O, tiyan mo yung mga green. Tapos sa kabilang side naman parang meron siyang tawag nito. Sa kabilang side meron siyang parang castle. Tapos may mga gumagawa pa din. May mga gumagawa pa, hindi pa siya tapos talaga. So ongoing pa rin yung kanilang construction sa paggawa. So inakyat din namin yung pinaka tuktok. Ayan, si Kuya gumagawa pa din. Tapos yeah, wala kang gagawin dito kundi umikot lang ng umikot, makyat, tapos bumaba, akyat, baba, akyat, baba lang naman dito. Ayan, tingnan nyo yung isang parang castle siya. Ganun din ang gagawin nyo. Pumunta ka, akyat, picture. Yan lang. So, maganda rin yung history nito eh. Kaso lang, hindi ko lang masyadong kabisado. Meron pang dyan eh, yung parang mining tunnel. So, pwede ka magpa-picture doon. Kaso nung pumunta kami, maraming maraming tao. Kaya hindi na ako nakipagsapalaran. Baka mamaya makubid tayo. So, yun ang chika. Chika bells, barbells. So, ayan. Akyat uli. Kasi, wala lang. Gusto ko lang makita yung pinakababa. Kahit na masakit ang tuhod ko, akyat pa rin ang akyat. Ayan, kasi para mo naman maranasan kung anong meron sa taas, kung ano yung view sa taas. So, bagong gawa lang yung sa taas. Ayan, tingnan nyo. Maganda din siya. So, magandang puntahan talaga. Ayan, tingnan nyo. Diba? So, ang laki siguro ng gastos ng may-ari nito. Ayan, so makit pa din ako. Yan, tingnan nyo, akyat pa rin na akyat. So, nasa tuktok na ako niyan.
ay hindi pa pala nasa tuktok, meron pa palang pinakatuktok, kaso lang parang ang hirap ng akyatin. So ayan, kaya nag-decide na akong bababa na. Ayan, so tingnan natin, ayan makikita mo yun. Ayan, so wala lang, puro bato lang. Ayan, Igorstone Kingdom. So, kailangan yung puntahan to. Ayan, meron ding tulay. May tulay din. Tapos ngayon, nag-decide na kami na ano na lang. Lumabas na kasi okay na naman eh. Nakita na naman namin. Kaya medyo nagutom na kami kasi tanghali na to eh. So, pagkatapos namin dun sa Igorstone Kingdom, so nag-decide kami na pupunta sa SM at doon na kami magla-lunch. So kaya niyaya na namin si Kuya na mag-lunch na doon. Kaya ayun, so samahan niya naman kami para kumain ng lunch. Medyo late lunch na nga to eh, kasi baka parang ano na to eh, parang mga anong oras na ba ito, mga 1 o'clock or 1.30. Yeah, so sige, samahan nyo kami kumain. Ayan, nandito kami ngayon sa Mango Cafe. Tapos, umorder kami. Ito yung menu nila. Ayan, umorder ko niya isa niyan. Isa niyan. Tapos, rice namin ay ayan. Order din ako niyan, sticky rice. Tingnan ko mamaya kung maayos sila mag-serve, kung tama yung presentation nila. Tapos, iced tea, at sakali mo na iced tea. Ayan na yung sa kanila. Green, oh, Mango Cafe. Ayan yung mga staff. Tapos, ito naman yung kanilang, ano, yung kanilang view. Puro bahay na. Ayan ang Baguio. Ha? Tapos, tingnan mo. Bundok na ng mga kabahayan ng Baguio. Ayan. So ayan ang view namin sa SM. Kami ang seafood pa. Mukhang masarap yung ano nila, pineapple fried rice. Ayan, dalawa na kami dyan. Iced tea. Kuluin niyo. Tom yum soup. Ayan. Green chicken curry. Tapos ayun yung pinakamasarap dyan. You know. Sticky rice with mango. Woohoo! Alright. Tapos ang view mo doon ako. Ayan pa, isa pa. Chicken and lemon burger. Chicken and lemon. Everything has been served, enjoy yun yun. Thank you. Ayan, habang kumakain. Nulan. Sarap lang, di ba?
spot ito ng mga taxi. Dito kami ngayon sa Quirino Hill. O pwede pala dito. Ganda dito. Ayan o. Ito yung pinakatuktok ng Baguio. Ikita mo yung buong Baguio. Ayan siya o. Ayan, nandito kami ngayon sa Quirino Hill. Kung saan makikita niyo yung sarado yung building. Dapat doon sana sarado lang. Yan! Grabe. Taas na pala nito. Nakakatakot naman dito kuya. Tumira. Nung malakas ng window noong 1910 wala namang napan dito. 1990? Nung window dito noon. Nakakatakot to. Sa Baguio. Pinakataas talaga. Nakakatuwa lang kasi meron akong kasama ditong Marites. Hinahanap niya yung taong nakapula. Si tatang naman kasi yung nakapula eh. Ang pangalan. Ano, magsalita ka na, Michael. Tatang yun. Tatang yun.